Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Okay, so shoutout muna kay Idol, yung ating idol dun sa pinaka-entrance kasi pinayagan tayo mga idol na makapasok dito. Okay, so gagawa tayo ng content ngayong mga idol regarding sa kinoment o minessage sa atin sa ating FB page si Idol GF Marie Lastrilla Tillo. So basahin natin mga idol yung kanyang message. Sir, pwede magtanong pagkatapos ng sparring, anong dapat gawin po? Okay, so napakaganda rin nito mga idol na gawing content. Actually, pwede ko naman nang sagutin to, pero para sa lahat, majority, at malaman din ng lahat, para at least maging standard, then makalamang tayo talaga, dahil kahit konti, napakaganda. Okay, so una-una mga idol, pagkalimbatas ng bitaw, i-check natin yan yung kanyang pakpak, kung may nabali, ganito, ganyan, titignan natin, din aayusin natin. Kasi minsan na nagiging outcome dyan mga idol, salasalabat yan after nun. Then, ang gagawin natin mga idol, lalo na kung halimbawa napunta yan sa putikan, lilininsin natin yung kanyang balahibo. Then, hihilamusan natin mga idol. Okay, tapos masads-masads muna natin bago natin ibalik sa cording area niya o dun sa pinakakulungan niya. Kasi, ang nagiging outcome kasi mga idol, pagka tayo nag-i-spar, di natin nakikita syempre internal yung mga wear and tear. Kaya ang ginagawa pagkatapos talaga dyan mga idol ay nagbibigay tayo ng tinatawag na recharge tablet. Kasi yun ang ginagawa niyan is ginagamot niya ng advance yung mga wear and tear tissue na hindi natin totally talaga nakikita. Then, bago kayo magbitaw mga idol, kailangan ay magbibigay kayo ng tinatawag ng reload 7 drops. So, reboost yan and stress booster. So, may stress kasi siya mga idol sa bitaw. Lalo-lalo na, isa dagdag ko, ilang beses ba dapat nagbibitaw pagka stag? Yung maintenance lang mga idol ha, yung magiging maintenance lang nila as papunta ka sa pre-con. So pinaka the best dyan is 2 beses. So bakit 2 beses? Ang iba hindi. So kasi una-una mga idol, ang ating mga alaga ay mga warrior, at para tumatak sa isip na nila talaga totally na sila ay talagang ganun yung sistema ng kanilang lifestyle. Kasi pag halimbawa mga idol, inaalagaan natin ng inaalagaan yan, then bibihira ka magbitaw. Siyempre, konti yung training, mabagal mag-adjust. Then yung stamina, hindi ganun kataas. Yung oxygen level, hindi rin ganun. Not unlike mga idol, pag halimbawa, madalas, ang bilis mag-adjust. Pag halimbawa, natamaan siya sa ganung fighting style ng ibang bloodline, sa susunod, alam niya na yan umadjust mga idol. Yun yung benepisyo ng madalas na nagbibitaw tayo. Then, pangalawa mga idol, pagkakak naman, kailangan kahit mga 3 sa isang linggo. 3 beses mo ibitaw o kahit 2. Para hindi na kayo malito, pwede naman 2. Since ang kak kasi, kaya 3 sa akin mga idol pag ako nagbibitaw, ay mas maano na yan, tatag na yung kanyang katawan, hindi na basta ganun na nai-stress kasi mga kak na yan eh. So yan ang pinaka the best. Ngayon, before, kailangan magbibigay tayo ng reload. Then after, kailangan magsubo tayo ng recharge tablet. Kahit na yan eh, nandun ka sa tinatawag mga idol na maintenance and pre-con and conditioning. So yan ang pinaka standard. Bibihira gumagawa niyan mga idol. So kasi pag halimbawa hindi ka nagbigay ng recharge tablet, then mayroon punit sa internal niya, so mas mabagal na makarecover yan. Hindi nare-repair, kaya walang recovery na mabilis. So, ibig sabihin, wala din masyadong healing process na mangyayari agad kasi walang advanced treatment. So pagka nagbibitaw kasi tayo mga idol, andyan talaga yung stress talaga. Pero pagka yan, yung mentality na sanay na mga idol, hindi na yan basta-basta. Okay, hindi na yan basta-basta nai-stress. Nagiging habit niya na, then nag-i-enjoy na siya dyan. Then, pagka kasi nakakapag-bitaw tayo mga idol, talagang ang pumapasok sa isip niya, every time na ganun yung gagawin mo, alam niya na sasabak siya sa bitawan. Kaya maganda rin mga idol na pagka halimbawa, magbibitaw tayo, mayroon tayong program na ginagawa. Paano ba yung program dyan? Ang program dyan mga idol, pagka halimbawa, kinuha mo sa cording area, or kinuha mo sa pinakakulungan, ang unang gagawin natin dyan, pinaka the best, tsatsagain mo nga lang, bihira din gumagawa nito, pero ito maganda talaga mga idol, ilalagay mo muna sa box. Kasi pagka halimbawa mga idol, gagawin mo na yan at dadali mo na sa mismong pit, diba ganun ang gagawin mo, ililimber mo, pagkatapos ilalagay mo sa box, pagkatapos itatravel mo,
tapos ilalagay mo sa cock house. Okay? Then ititimbang kung timbangan or iuulot at the same time, 'di ba? Saka na yung pointing given na 'yon, pero yung gagawin natin na literal na actual, kailangan ginagawa natin 'yan every time na magbibitaw tayo para tumatak sa isip niya na pagka ganun ang ginagawa mo, alam niya na ang pinaka-ending is ibibitaw siya. So handa siya, mga idol, 'di ba? Kaya napakaganda na pag ganun ginawa natin, every time na ganun, alam niya, nako, ibibitaw ako ah. Kailangan ready ako. Okay? So ngayon tatatak sa isip niya, maalala niya yung mga nakaraan na nakabitaw niya na ganito 'yon. Alam ko na paano ngayon umilag, pa. Alam ko na paano ngayon atakihin. So ngayon ang bilis niya mag-adjust. So alam naman natin, mga idol, pagka mabilis mag-adjust 'yan, so talagang ano 'yan, iba talaga yung dating. So ulitin natin, mga idol. Pagkatapos magbitaw, okay, i-check natin yung balahibo, ayusin natin yung pakpak, kung salasalabat, titignan natin yung buntot, yung pakpak, kung may mga nabali. Kasi kung halimbawa, mga idol, kung yan inasa maintenance pa lang din at mini-maintain pa lang, lalo kung istag, pwede mo na bunutin agad para tumubo na yung balahibo at maka-recover na agad din. Pero kung halimbawa yan inasa pre-con or yan inasa conditioning, at nabali yung pakpak, alam mo na kaagad din na susolusyonan natin kaagad, mga idol. Nadudugtungan na. Kasi kailangan nadudugtungan yung mga idol para balanse at hindi singaw pagkayan lumipad. So yun ang ginagawa. So hindi naman ina-out yan, mga idol, pagka nabalian lang o naputol yung mga balahibo, yung mga pakpak o yung buntot. Kailangan lang dyan, mga idol, is dudugtungan mo lang. Puputulin mo yan, then kuha ka ng bagong balahibo o buntot o kaya pakpak din. Ididikit mo lang yan ng may tiban. So yun lang ang ginagawa dyan, okay? The same time, syempre, hilamusan, check natin, stretching konti, tsaka natin ibalik dun sa ano. So bibigyan nyo ha, susubuan nyo, mga idol ha, ng recharge tablet. So yan ay kulay pula na parang ano lang din yan, D50. Okay, yun ang binibigay kasi yan talaga ay ginagamit yan, recharge tablet. Yan talaga, mga idol, ay ano yan, isang uri talaga na talagang advanced treatment para sa mga wear and tear. So yan ang ginagawa, okay? So napakalaga, mga idol, ang dami na niyan, mga idol. Sabi ko lagi sa inyo na talagang nag-improve yung kanilang mga warrior kasi dun sa mga sistema na ginagawa natin na pagbibitaw. Kasi may ibig sabihin din talaga yung mga idol at saka advantage talaga. So pagka bihira mo gawin na ibitaw, syempre, kumbaga kinakalawang eh. Kumbaga bumabagal. Hindi na i-improve yung stamina, yung oxygen level. So yun ang nagiging outcome. Not unlike, mga idol, pagkalimbawa talaga isa nakakapagbigay ka ng bitaw na sa isang linggo, dalawa hanggang tatlo, ang ganda ng outcome yan. So singit lang natin, mga idol. Shout out tayo kaya Gina Cabrera, Rodel Tabangcora, Florami Araneta, Lilin Narido, Franz Quintanas, and Joven Marcuevas, Joshua Pampola, Mars Rabino, Chue David, Gilbert Ilagan, Warjon Panday Tineso, Freddy Pencil, Opisil, and Jester Basierto, Daniel New, Kit Pobrero, Opobred, and Jasmine, Bobby Gonzalez, and Michael Jason Royo. Okay, so yan, mga idol. So napakalaga talaga, mga idol, na pagkalimbawa gumagawa tayo ng mga bagay na ganyan na bago kaya dati na, kailangan mga ma-improve talaga natin kasi napakahirap talaga pagkalimbawa basta-basta o bara-bara. So pag nalamangan tayo, wala na. Alam naman natin yan, mga idol, slasher yan, pabilisan. Tsaka ang kailangan dyan kasi, mga idol, ng ating mga alaga, mabilis sila mag-adjust. Pag mabilis mag-adjust, lagi ko sinasabi talaga, malapit na malapit yan sa kampyonado. Pero pagkalimbawa nila pag mo sa rueda, nag-a-adjust pa lang, mabagal, automatic, nauunahan. So ayaw na ayaw natin talaga, mga idol, na nauunahan yung ating alaga. Kailan tayo makauna? Mas maganda kung fatal agad para at least talagang medyo panatag-panatag na yung ating loob pag gaganon. Pero pagkalimbawa naunahan na tayo, yung hirap bumawi. Although mahiwaga naman yan, pero kaysa bumawi ka, mas maganda na yung makauna. Kasi yun naman talaga yung sistema na gusto natin, no? Then siyempre follow up, diba? Tapos yung cutting, then yung timing niya, yung accurate, at least panatag. Kaya yung selection din, mga idol, pagka nagsiselect tayo ng mga bloodline, ng mga fighting style, ng mga linyada, medyo talaga matikuloso din yan. Pero malaga lang dyan talaga, mga idol, is makalamang ka lang, kahit konting-konti lang, basta makalamang. Yun lang talaga. Basta, ang gagawin mo lang dyan, before and after, mayroon tayong sistema na ginagawa. Then, yung sistema, dapat sanayin na natin para tayo mismo, nasasanay na rin sa ganun. So, magiging daily habit mo na lang yan, normal na lang, di ka na masyado nahirapan,
ganun din yung alaga natin, o di nagko-combine, o di ang ganda ng outcome. Okay? So by the way, maraming salamat. Then abangan nyo mga idol yung ating susunod na mga gagawing content.